Ito ang DWW 1134 kHz. Balita, impormasyon at musika. AM at FM pinagsama. Ito ang Katropa Radio. Iba tayo. Kayo ay nakatutok sa 1134 kHz. DWD, Katropa Radio. Iba tayo. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Ito ang DWD, 1134 kHz, Katropa Radio. Iba tayo! Sa pagsahit ng ganitong oras sa iyong bilang ito, nakatutok at aalingaw-ngaw ang Kanyon! Kanyon! Pakinggan ang mga kuro-kuro hamon sa mga pangunahing balita, tutumbukin at hihimayin ang ugat ng mga maiinit na issue. Kanyon! Kanyon! Kanyon ng komentaryo at serbisyo publiko, si Rolly Cannon! Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kababayan. Si Rolly Cannon, nagbabalik hanggang alas 10 tayo ng umaga dito sa palatuntunang Kanyon. Dito sa Metro Manila, ramdam ang pagtaas ng pangunahing bilihin, lalong-lalo na po itong bigas. Ang presyo ng bigas tumaas yata, hanggang ngayon ay as of yesterday, ang balita, tumaas po ng 3 piso ang presyo ng bigas. Pero mas sobra pala ang problema doon sa Zamboanga, no? Tumaas po hanggang 70 pesos per kilogram ang bigas sa Zamboanga. At parang ganun din ang presyo ng gasolina doon, ha? If I remember it right, tumaas din po ang presyo ng gasolina doon sa 70 pesos per liter. At ngayon, ang bigas ay 70 pesos per liter, no? This is in Zamboanga and several provinces nearby, katulad ng probinsya ng Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, at ito po ay maaring kumalat sa iba pang areas doon sa Mindanao. Ito po ang pagtaya ni Secretary Piñol ng Department of Agriculture, no? E mantakin po niyo, 70 pesos per kilo, ha? Kaya ngayon mukhang marami ang naguguluhan at ito ay sinasabi natin ito noon pa. Alam po natin, pagtuunan po natin ng atensyon itong Department of Agriculture. Nakasalalay po dito ang ating kinabukasan dito sa pagkain. Matagal kong sinasabi na ito pong food security ay konektado sa national security ng bansa. At dapat ito po ang inaatupag ng ating gobyerno. At hindi malayo na talagang ang sitwasyon na ito sa mga lugar ay kumalat, sapagkat as of this time, nananatili po sa imported rice, umaasa ang mga probinsyang ito, no? Galing sa India at galing sa labas ng bansa sa pagpuslit po dito sa Sabah, no? Itong mga imported rice na ito ang naglalagay sa sitwasyon dito sa ating mga lugar na ito, na ang mga negosyante at mga farmers ay hindi po makapag-compete in terms of prices
sapagkat sobra po ang mura ng bigas na galing sa isang bansa. At alam po ninyo, nagkasundo si Presidente Duterte at ang Prime Minister ng Malaysia kamakailan na putulin o kaya magkaroon ng intensified operation para sugpuin ang smuggling operation ng bigas sa dalawang bansa. Sabi ko nga, nakadepende po ang supply ng bigas dito sa Zamboanga and some other parts of Mindanao sa smuggled rice galing po sa Sabah. Ngayon, very strict kayo ng dalawang bansa. Yung Prime Minister ng Malaysia at saka si Presidente na pinagtuunan itong pag-curtail sa smuggling operation. Kaya humina po ang supply ng bigas galing sa Vietnam, sa Thailand na ipinupuslit po via Sabah. Ang mga smuggled rice na ito ay binebenta ng mababa at hindi makapagkompetensya ang presyo sa mga locally produced rice dito sa ating bansa. So, nakuha na po natin ang dahilan kung bakit nagkaroon ng shortage of rice doon sa Zamboanga, dahilan sa strictong pagbabantay ng Malaysian government at saka ng Philippine government para makapuslit ang mga smuggled rice via Sabah galing sa Thailand at Vietnam. So, nagkulang po ang supply ng bigas doon kaya naging 70 pesos ang presyo per kilo, no? Dahil sa strictong implementasyon ng dalawang bansa laban sa smuggling operation. So, ngayon yata may bago tayong balita, mga kababayan, sapagkat yung governor ng Zamboanga nag-declare po ng state of calamity. After that declaration, several hours after declaring a state of calamity in Zamboanga, bumaha yung bigas, no? Galing sa Isabela province at saka sa India. Kung hindi pa nag-declare ng state of calamity, hindi po lalabas ang mga bigas. So ngayon, the latest news tungkol sa sitwasyon in Zamboanga, nagkaroon na po ng enough supply of rice dahilan sa declaration of state of calamity ng gobernador ng Pampanga. So that's the latest now regarding the scarcity of rice in the province of Zamboanga and some other provinces nearby katulad ng Basilan, Sulu, Tawi-Tawi. Ang kinatatakutan nga po itong pagkalat nito. Sana po ay hindi kumalat ang crisis nito dito sa Mindanao. So, yan po ang ating unang report. At alam po ninyo, mas maganda kung sabi ko nga, pagtuunan natin ng pansin ang smuggling. Matagal na po itong problema dyan sa Zamboanga. Ang report, ang mga LGU ay wala pong ginagawa. Kaya ito po ang dahilan kung bakit ang mga farmers halos ayaw nang magsaka. They shifted to other agricultural activities tulad ng fishing. Halos wala nang nagsasaka doon. Yung mga negosyante ay ayaw na rin magbenta. Nabubulok. Hindi nabebenta yung locally produced rice. Dahilan sa binabaha po ng smuggled rice in Mindanao, specifically in Zamboanga.
So problema talaga, no? Anyway, ano ba talaga ang dahilan kung bakit tumaas ang presyo ng bigas doon? Ang una pong dahilan nga, yung sinabi ko, yung pagkakasundo ng Malaysian Prime Minister at saka ng ating Pangulo na sugpuin ang illegal activities doon, no? Sa mga borders ng Pilipinas at Malaysia. I am referring to Malaysian Prime Minister Mahathir Mohamad. Halos wala na pong dumadating na mga smuggled rice doon sa Zamboanga dahilan sa pagbabantay ng mga otoridad ng Pilipinas at saka ng Malaysia. So ito po ang dahilan kung bakit nagkaroon ng shortage of supply ng rice doon sa Zamboanga. Umabot ng 70. Ngayon yata, hindi na. Mantakin po ninyo, noong hindi pa po dumating sa punto na nagkasundo si Mahathir at saka si Duterte, ang bigas doon ay 29 pesos lang. Yung mga smuggled rice doon, 29 pesos and 35 centavos. 29 pesos at saka 29 pesos per kilo hanggang 35 pesos per kilo. Oh. Kaya kapag mawala ang smuggling, ang presyo ng bigas ay nagsimulang tumaas po. Ito. Yung mga economic managers, if you remember right, last week, yung mga economic managers ni Presidente, may proposal po na mag-import ng maraming bigas, no? Sabi ng mga economic managers, kailangan na niya mag-import tayo, pabahayin natin ng bigas ang Metro Manila para bumaba ang presyo ng bigas. Ha? Alam po ninyo, maganda yung naisip nila temporarily, no? Maaring bumaba po ang presyo ng bigas temporarily because of additional supply, pero eventually baka lalo magdulot po ito ng problema sa atin sapagkat kapag nakadepende tayo sa importation, yung mga suppliers natin ay pwedeng magdikta ng mataas ng presyo eventually in the future. Ito po ang problema sa panukala ng mga economic managers ng Pangulo na pabahain daw ng bigas na imported dito sa Metro Manila at buong Pilipinas para bumaba ang presyo ng bigas, no? Ingat po tayo sa ganyang pag-aakala. Hindi po namin tinatawaran ang kakayahan ng mga ng ating mga economic managers. Pero ingat po tayo sa implikasyon ng pagbaha ng imported rice dito sa ating mga merkado sa buong bansa. While it might bring down the prices temporarily, it would further drive farmers away also, no? Yung mga ating mga farmers dyan ay baka hindi na magsaka dahil they can no longer compete with a very low price of imported rice, no? Ito ang mga disadvantages, mga kababayan, kung patuloy tayong mag-import ng rice dito sa ating bansa. Eventually, we will be paying more dollars, mga kababayan ko. We'll be paying more dollars. And itong ating mga supplier
na katulad po ng Vietnam and Thailand ay maaring magdikta sila ng mataas na presyo ng ini-import nating bigas sa kanila, no? If they will feel that we cannot survive without importing rice from them, they can dictate their price, their own price eventually, and we will be spending more dollars from our dollar reserve in our country para sa importation ng lahat halos na mga pangangailangan natin dito sa ating bansa, lalong-lalo na po itong primary staple na bigas, no? Kaya kailangan natin na mag-isip tungkol dito. Kagabi, may mga balita, mga kababayan, na may git 100,000 na mga bigas na imported ay may bukbuk. Ito ay part ng importation ng NFA galing sa Vietnam and iba pang bansa na kinontrata natin, no? In fact, yung NFA ay nagsalita na rito. Magkakaroon daw ng fumigation, no? Para mas maganda siguro, isauli na lang natin 'to, no? Isauli na lang. Kaya wag na lang natin bayaran siguro, no? All right. So, ito po ang sitwasyon, kaya sabi ko nga dapat ibalanse natin. It is not always advisable na tayo po ay mag-import ng bigas para mabalanse daw ang presyo ng bigas dito sa ating bansa. So, tingnan natin ang mga implikasyon din. Maaring lalong ang magkaproblema itong Department of Agriculture, mukhang nagreklamo na si Ginoong Manny Piñol, no? Alam ninyo, masigasig itong mama nito. Kaya nga lang ang problema, kulang ng funding ang Department of Agriculture. Dagdagan natin, ha? Yung mga congressman, dagdagan natin itong budget ng Department of Agriculture. Maayos na sekretaryo si Manny Piñol, hindi makagalaw sapagkat kulang po ang kanyang budget. Okay, so oras natin, 29 minutos po, makalipas ang alas 8 ng umaga dito sa Canyon. Naninibago tayo at hanggang alas 10 po tayo ng umaga at 7 station break. Ito ang DWDD 1134 kHz. Balita, impormasyon at musika. AM at FM pinagsama. Ito ang Katropa Radio. Iba tayo. Kayo ay nakatutok sa 1134 kHz. DWDD Katropa Radio. Iba tayo. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Maganda panaginip at sana'y magana. Isang bukas na lubos ang pag-asa, ang mundo ay mapayapa, bawat bansa'y may pag-unawan. Mawawala ang kupot at galit, mananait sa puso at isip ang pag-ibig. Tarating din ang araw, sisingat din ang umaga, ngingiti rin ang langit, paghihilom ang mga sakit, hanggat ating
mga paa ay patuloy na nakasaya sa lupa. Sa kalsada ay ngiti ang makikita, mawawalang buhot at galit, mananaig sa puso at isip ang pag-ibig. Darating din ang araw sa sikatin ang umaga, maghihilom ang mga sakit. Darating din ang araw, sisikatin ang umaga, ngigiti rin ang langit, mawawala ang buot at galit. Darating din ang araw, sisikatin ang umaga, ngigiti rin ang langit, mananahig ang pag-ibig. Hanggat ating mga paa'y patuloy na nakasaya sa lupa. Kilohertz, Patropa Radio, iba tayo! Kanyon! Kanyon! Si Rolly Cano! Tuloy po ang kanyon ni Rolly Cano hanggang alas 10 ng umaga. Ingat daw po tayo sa pagkain ng imported fish. Itong galunggong na imported. Yung kasing malalaking galunggong na yan, galing po sa China yan, no? Yung Pinoy na galunggong, yung maliliit. Baka akala ninyo, dito lang sa ating bansa yan, yung binibili natin na galunggong sa palengke na malalaki, ha? Na parang nakasyabu. Mapupula ang mata, ha? Galing sa China kasi yan eh. Doon pa lang naka-stock na po yan sa China. Plus the days, the number of days na yan po ay sinship dito sa Pilipinas, ay talagang matagal na po yan. Nakapreserve po yan, mga kababayan ko, itong mga isda na yan na galunggong na ini-import galing sa China. Ha? Mas mahal pa ngayon yan kaysa doon sa tilapia. Ha? Alam ninyo, nung araw, ang pinakamurang isda ay galunggong. Iyan ang ipinagmamalaki
ni dating Presidente Cory Aquino noon. Ha? Nang siya po ay nag-assume ng presidency after the EDSA Revolution, iyan ang pinaka-flagship ika nga na kumbaga sa ano yan ang laging ipinagmamalaki ni Cory Aquino. Eh nung araw, baka 9 piso lang yata ang kilo niyan. Ha? At that time, during the presidency of the former president, si Cory Aquino, after the EDSA Revolution, no? Eh murang-mura po yan. Iyan ang pinakamurang isda nung araw. Ha? Ang tawag dyan ay the poor man's fish at the time. Pero ngayon, ang tilapia ang pinakamura, mga kababayan ko. So, take note, mayroon pong babala ang Department of Health ngayon, mga kababayan, na ingatan natin, hindi naman sinabi ng Department of Health na huwag tayong kumain, pero kung akong tatanungin ninyo, huwag na nating bilhin yan. Iyan pala, sang-ayon sa Department of Health, mayroon pong preservative na ang tawag ay formalin. No? Nakababad sa formalin, yung mga imported galunggong na yan, mga kababayan, kaya pala namumula ang mga mata. Ha? Karamihan sa mga isdang yan ay galing sa China. At ang masaklap, nakababad ito sa formalin. Babala po ng Department of Health dito sa ating bansa. Alam po ninyo ano ba ang formalin? Ang formalin po ay isang uri ng preservative, mga kababayan, na ginagamit para i-preserve ang cadaver, itong bangkay ng isang tao. Kapag namatay ang isang tao dyan sa funeraria, para ma-preserve ang freshness ng laman ng tao para hindi mag-decay, ha? Para hindi mabulok kaagad at mangamoy, iyan po ay tinuturukan ng formalin. So, iyan pong ginagamit dito sa galunggong, mga kababayan. Kaya, ito ngayon ang babala ng Department of Health. Eh, yung akin naman, eh bakit ngayon lang Department of Health? Why only now? Eh, ang tagal ng balita ito eh. Ha? Ang tagal ng balita dito sa ating bansa na talagang ang mga isda galing sa ibang bansa, lalong-lalo na ang malalaking isda na galing sa deep sea fishing, ay talagang pinipreserve yan, hindi lang ng yellow, kundi ng formalin. Ha? Eh, bakit ngayon lang nagbababala itong Department of Health? Ha? Secretary Duque. No? Eh, yun ang pinagtataka ko kung bakit ngayon lang dapat sagutin siguro ito ni Secretary Duque. Ha? At alam po natin common sense lamang eh. Ha? Ang ginagamit sa patay ay dapat hindi gamitin sa kinakain ng buhay. Ha? Eh, mantakin po ninyo formalin. Eh, ang daming implikasyon yan. Ha? Ang formalin, sang-ayon sa pag-aaral, mga kababayan ko, ang daming sakit sa tao. Kapag ang kinakain natin ay kontaminado ng formalin, ang daming lumalabas na sakit sa tao. Ang pinakamalala na sakit ay cancer. Ha? Kapag tayo ay kumakain ng mga naturukan ng formalin, ha? Na ginagamit sa funeraria. Cancer po ang pinakamalala na maaring makuhang sakit sa pagkain ng mga isda na mayroong formalin. E mantakin po ninyo, sang-ayon sa Department of Health, ang 30 ml ng formalin, kapag tayo ay mayroong accumulated na 30 ml na formalin sa ating katawan, ang tao po ay maaring mamatay. Ha? Ang tao po ay maaring mamatay if we consume a minimum of 30 ml.
30 ml na formalin. So ingat po tayo rito. Ako po ay may panukala dito, dapat siguro magbalangkas ng panukala dito sa Kongreso ang ating mga mambabatas para ipagbawal po ang mga isda, ang mga produkto na may formalin. Ay, hindi lang po itong mga isda ang may formalin, mga kababayan ko. Mga gulay, prutas, may formalin din yan. Ha? Galing sa isang sa ibang bansa. Dapat magkaroon ng checking ang Department of Health dito at dapat may pagbabawal sa paggamit ng o kaya pagkonsumo ng mga isda na may formalin dito sa ating bansa. Alright, mga kababayan, tungkol po sa suspect sa pagpatay sa mag-ina noong 2016 sa Laguna, iniharap na sa ng pulisya, no? Alright, si Koy Laura na sa linya. Koy, pare Koy, come in. Yes, good morning, katropang Rolly. Iniharap kahapon ng umaga sa mga mamamahayag ni Calabarzon Regional Director Police Chief Superintendent Edward Carranza ang isa sa dalawang suspect sa panggagahasa at pagpatay sa mag-ina sa pamamagitan ng pagpalo ng martilyo sa mga ulo nito. At noong Marso 2, taong 2016, nangyari ang krimen na katropang Rolly at yan ay naganap sa Santa Rosa City, Laguna at naaresto nga noong nakarang araw sa San Gabriel General Mariano Alvarez Cavite itong nakilalang suspect na si Brian Infante ang ikalawa doon sa mga suspect at kasama nitong Ramon Cito Gallo na kasalukuyang nakakulong na sa Santa Rosa BJNT na umamin sa krimen at sumuko dati kaya Muntinlupa Vice Mayor Celso Gioco at kinilala naman yung mag-ina na naging biktima na sina Pearl Bon Santa Ana at ang dalawang taong gulang nitong anak na si Denzel Bon Santa Ana. At pati nga sa report ni General Carranza, ginahasa at pinaslang itong dalawang biktima. At yung ang ginahasa rito, katropang Rolly, ay yung ina nung bata na si Pearl Bon at bago itinamay itong anak na si Denzel sa utos umano ng mastermind na asawa mismo nung biktimang babae na si Ricardo Richard Santa Ana para patayin umano yung kanyang mag-ina dahil sa telos. Matapos na mabalitaan na may relasyon pa din ang biktima at ang dati nitong boyfriend na itinuturong pinaghihinala ang ama nung batang biktima at dati na umano nga kinasuhan ng ina ng biktima ang asawa nito na si Ricardo Santa Ana o si Richard Santa Ana. Subalit napawalang sala dahil nga sa kakulangan ng ebidensya. Ngunit na nga maaresto na nga itong dalawang suspect, si Abistado, ay tumibay ang unang pag-amin nitong si Gallo na si Santa Ana nga ang utak sa pagpatay sa kanyang mag-ina na nagbayad umano sa kanila ng halagang 60,000 piso. At patuloy pa rin na hinahanap ngayon ng lugar kung saan na nagtatago nga itong mastermind na si Richard Santa Ana at itong dalawang suspect naman ay kinasuhan na ng 2 counts of murder at rape. At yun nga, at yan lang muna ang ating huling ulat dito sa lalawigan ng Laguna, Katropang Rolly, at ito pa rin si Katropang Koy Laura para sa DWDD Katropa Radio. Iba tayo. Thank you very much, Pari Koy Laura. Kanyo si Rolly Cano. Alright, yung pangyayaring yan, naalala ko yan ha, yung asawa ng babae, ikunwari, nagpuporsige. Talagang porsigido na hanapin yung mga suspects, no? At saka kapag umarte, akala mo hindi siya guilty na siyang mastermind. Yung report ni Koy Laura, naalala niyo nung isang taon lang yan eh. Diyan sa Laguna na nangyari, nakarumaldumal na pinaslang ang mag-ina ng dalawang tao. It's a good thing na nahuli na po ng
Philippine National Police ang mga suspects na ito. At itinuturo yung asawa mismo ng pinatay na siyang mastermind. No? Mayroon palang ganun. Ha? Ako siguro, alam mo, dapat asawa mo, halimbawa, nagsiselos ka, if you feel na may lalaki, ipakawalan mo. E di ba? Pakawalan mo na lang. Ibigay mong freedom. Ano ba naman? Eh bakit pa dudungisan mo pa ang kamay mo na papatayin mo pa? Ang dami naman na, sabi nga, may kasabihan, ang dami namang isla sa dagat. In other words, ang dami naman na pwede din na, alam mo na, maligawan niya muli. Eh talagang, ako, kung ako ang tatanungin niyo, hindi maganda yon, no? So, congratulations sa Philippine National Police dito sa pagkahuli ng mga suspects dito sa pagpatay na mag-ina dito sa lalawigan ng Laguna. Alright, sa, mula po sa Panakan, Davao, si Katropang Davy na sa linya, dalawang miyembro ng NPA na bomb expert at sniper. Uy, ang ganda malita nito, ha? Sumuko sa otoridad. Ibigay mo ang detalye, Katropang Davy. Gandang umaga, good morning. Sumuko ang dalawang regular na miyembro ng sililitang New People's Army sa tropa ng 66th Infantry Battalion sa New Bataan, Compostela Valley, Rabin, noong ika-20 ng Agosto sa kasalukuyan sa takot na mapatay sa combat operation ng batalyon. Ang mga nauna ng sumuko ay naging miyembro na ng GAPBO. Ang batalyon ay bukas sa anumang oras para sa mga gustong sumuko. Kinilala ang mga sumuko na sina alias Randy Bob, expert, at alias Richard, sniper na miyembro ng Guerrilla Front 25. Nakuha ng mga tropa sa kanila ang dalawang motorsiklo na gamit sa paglagay ng bomba sa mga lugar at isang bag kasamang anim na blasting cap at kable ng improvised explosive device o IED. Ayon kay Lieutenant Colonel Palmer M. Parungaw, commander ng 66th Infantry Battalion, na ang Section Southern Mindanao Regional Committee ay hindi na magtatagal at tuluyan na itong matutulukan. Panawagan rin niya sa mga natitirang rebelde na sumuko na upang mabigyan ng pagkakataon mamuhay ng mapayapa kasama ang kanilang mga mahal sa buhay. At yan ang balita mula dito sa Davao City. Ito ang iyong Katropang Davy. Thank you very much, Katropang Davy, mula sa Panakan, Davao, sa kanyang report. This is a very good development naman ngayon. Nadagdagan na po naman ng dalawa ang mga sumurrender sa gobyerno na New People's Army. Eventually, kahit na padala-dalawa lang yung sumusuko, halimbawa, in one area, isa o dalawa, let's say in Visayas, isa o dalawa sumuko. In Mindanao, mayroon din halimbawa na isa o dalawa. In Luzon, maubos din ang NPA. Alala ko si President Duterte at saka si Joe Masison over the weekend, nung hindi pa ako bumabalik dito sa programa, naalala ko, nagkaroon na naman ng iringan, no? Nagkaroon na naman ng patutsada na bawat isa. Ito naman kasi si Joma, wala namang katunayan na si Presidente ay in coma. sino naman, takin mo naman, nasa coma. In coma daw ang Presidente. In other words, parang mamamatay na. Biglang lumitaw. Biglang lumitaw ang Presidente. Ano ngayon? Sabi niya, ikaw talaga, Joma, ha? Ikaw ang masakit, hindi ako. Mayroon din ako, sabi niya, pero wala siya. Hindi naman daw ganun kalala. Ha? Mga kababayan. So, iyon ang patutsada. Yung Joma Siso naman, ayaw humingi ng ano bang tawag yan? Ng dispensa. Ayaw mag-sorry
na mali siya. Itama naman daw siya sapagkat sabi ni Joe Masison ay kahit anya yung mga cabinet officials ng presidente, inahanap siya. Hindi naman kailangan everyday na alam ng cabinet officials ang presidente kung nasaan. Ay paminsan-minsan magkaroon naman siya ng pribadong buhay. Di ba, mga kababayan? Oh, pero ang sinabi ng presidente, sabi niya, ikaw talaga Joma, ha? Kapag one day, nagkita tayo sa impyerno, sabi ng presidente ito, ha? Isasampaling kita. Alright, balikan natin yung ano, yung babala ng Department of Health. Huwag as much as possible kung kaya nating iwasan ang pagkonsumo ng mga imported galunggong nito ay iwasan na po natin, ha? Mahirap maka sa pagkain natin may formalin, baka ma-embarasa mo tayo ng buhay. Ha? Eh, formalin po yan eh. Oh, alam mo, kahit itong mga prutas at saka itong mga gulay, maaaring winiusikan din yan ng formalin. Grabe, saan na tayo pupunta nito? Ha? Unti-unti tayong pinapatay. No? Anyway, masamang balita po ito sa mga members of the Cebu Police. Mismong ang Director General o kaya ang PNP Chief ng PNP ang nagsabi, nag-admit si Philippine National Police Chief Director General Oscar Albayalde, admitted that there is a culture of corruption among PNP officers in Cebu. Kaya magkakaroon daw po ng revamp dyan sa Cebu ng mga official ng Philippine National Police. Napaka lungkot na balita ito. No less than the PNP chief is saying that there is a culture of corruption in Cebu, dito sa PNP Cebu. Grabe ito, ha? Kinukumpirma po, PNP chief na po ito na kumukumpirma. Albayalde cited reports that some police officers extort money from suspected drug dealers in Cebu. Umihingi daw po ng pera itong mga police officials on a weekly basis. Ha? Dito sa Maynila, mga kababayan, ang nababalitaan natin na nangungutong mga PO1, PO2. O di ba? Karamihan sa mga nangungutong sa Metro Manila, ang balita, karamihan mga Police Officer 1 at saka Police Officer 2. E dito sa Cebu, mga opisyal. Ha? Police officers ask money from drug suspects on a weekly basis. This is according to Albayalde in an interview. Alright. Oh, ay nakarating na po ito kay Presidente, kaya ngayon ay kumikilos po ang Malacanang. Kumikilos ang Presidente to go after the corrupt police officials of Cebu. Alright. Dito sa balita, President Duterte vowed to go after police officers and personnel of the Philippine Drug Enforcement Agency in Cebu who are into
the illegal drug trade. And to quote the president, sabi ng presidente, your policemen in Cebu are all addicts. Almost everyone, even your officials and your PDEA, the president said. All right. Nako. Kawawa yung mga police na hindi involved sa illegal drug trade. Sapagkat ako'y naniniwala na hindi po lahat ng police sa police force doon sa Cebu ay drug addict. Ang paniniwala ko po, maybe majority of the members and officials, especially officials of Cebu, are involved in the illegal drug trade, but not everybody. So kailangan siguro kung ako ay isang miyembro ng Cebu Police Force, ay magtatatag ako ng grupo para i-check itong mga kasamahan ko, ha? Para bagang policing their own ranks, no? Sila na mismo ang humuli doon sa mga kasamahan nila, no? Magtatag kayo ng grupo ninyo para tulungan ninyo si Presidente at saka si General Albayalde na kayo na munang makapaghanap ng mga ebidensya. Kayo-kayo na members of the Cebu Police Force who are not involved in the illegal drug trade. Mga kababayan ko, ito po ay ako'y nabigla nito habang binabasa ko itong balitang ito. Sabi ko nga, dito sa Maynila, karamihan PO1 ang involved sa droga sa Cebu, mga opisyal. Ha? Ganun ba katindi ang droga, Mr. President? Ha? Nako. O sige. Nako, grabe pala talaga. Kaya nung isang linggo, sabi ng presidente, even after my term of office, naniniwala siya na hindi kaya na sugpuin ang illegal drug dito sa ating bansa. Ha? Admittedly, no? Inadmit po yan ang presidente. Nasa dyaryo po yan. Alright, alas 9 na po ng umaga sa Kanyon. Ang inyong lingkod si Rolly Cannon magbabalik, magpapakilala kami ng aming impilan. 1134 kilohertz, balita, impormasyon at musika, AM at FM pinagsama. Ito ang Katropa Radio. Iba tayo. Kayo ay nakatutok sa 1134 kHz, DWDD, Katropa Radio. Iba tayo. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Sa lupa man ay may panalim, hirap at tutum ay tinitiis. Tingin mo itong aming awin, buhay namin ay naan para sa'yo. Sa akong muli ng dayuhan,
Pilipinas, aming pinambayan. Kilohertz, Patropa Radio, iba tayo! Kanyo si Rolly Cano! Tuloy po tayo sa kanyon ni Rolly Cano hanggang alas 10 ng umaga. Dito sa Makati City, si Mayor Binay ay magpapatupad ng one strike policy versus drugs, no? Yung city government will be implementing a one strike policy against bars, clubs, and similar establishment found involved in drugs. Ito po ay nag-ugat dahil doon sa pagkahuli ng mga Filipinos and foreign nationals na mga kliyente ng isang club sa Makati, ha? Na talagang dinarayo ng mga customers, ha? May mga droga doon mismo sa loob, ha? Dala ng mga customers at saka yung mga empleyadong iba ay nagtitinda ng mga party drugs. Inahuli ng PNP. Kaya ngayon, nag-istrikto itong Makati City Government, si Mayor Binay mismo, Abigail Binay. Ito yung isa sa mga anak ni bunso yata ito ni Jejo Marbinay, no? Si Mayor Abigail magpapatubad ng one strike policy. In other words, yung mga bar owners, kapag sila po ay mapatunayan, kapag na-raid ang kanilang bar, ang kanilang establishment, even on the first
first offense, no? Kapag nahuli, automatic ang pagpapasara, no? Revocation of permits. Na itong city permits na ini-issue po ng Makati City Government. So, sa mga nakikinig sa amin niya sa Makati, one strike policy ang ipapatupad ni Mayor Binay diyan sa Makati doon sa mga establishment na mahuli na involved in illegal drug. All right, si Katropang Ella Alibania from Cagayan Valley, may report sa atin. Ella, Katropang Ella, come in. Magandang umaga at narito ang ating balita ngayong araw na ito. Kahapon ay nagsagawa ang pamunuan ng Philippine Army sa pamamagitan ni Lieutenant Colonel Joar Herrera, ang Director of Operations Research Center ng Philippine Army, ng book signing at ganoon na rin yung pag-share niya sa mga nangyari sa Marawi during the Marawi siege. At ito ay inilaunch niya yung book na Marawi and Beyond, The Joint Task Force Marawi Story. At dito ay kanyang nakasama o kaya sa advocacy na ito ay kasama niya ang kanyang mga batchmates ng St. Louis College of Tuguegarao, ng yung kanyang kabataan high school, na kung saan ay ang kanilang malilikom na mga pera, na kung saan ay may mga bumili kahapon ng book na itong Marawi and Beyond, The Joint Task Force Marawi Story, ay kanilang ibibigay sa mga bata sa Marawi, at ganun na rin na kanilang tutulungan yung humigit kumulang na yung humigit 100 na sugatan noon na mga tropa ng Armed Forces of the Philippines. At itutuloy nila ngayon sa may bayan ng Apari, Cagayan, itong talk and book signing ng Marawi and Beyond, the Joint Task Force Marawi Story book, at ganun na rin na kanilang ibinabahagi rin yung mga pangyayari na naganap noon sa mahigit isang buwan na kaguluhan sa Marawi City. So yan ang ating ulat mula dito sa Lambak na Cagayan. Ella? Yes. Yeah, si Joar kasi, si Colonel Herrera, matagal kasi yan na naging spokesman ng Task Force Marawi. Kaya siguro na-inspire sila na gumawa ng libro, no? Ella? Yes po. At ito nga po yung mga naging kabatch niya sa high school, dahil nakita nila kung gaano yung interest ng kanilang kabatch na matulungan yung mga kabataan, yung mga bata sa may Marawi, ay kanilang inilunsad ito, at dalawang araw na gagawin nila ito upang makalikom sila ng pera bago mag-anibersaryo, dahil malapit na yung anibersaryo ng Marawi siege, ay kanilang gagawin ang lahat ng kanilang makakaya upang makalikom sila ng kanilang ipamimigay sa Marawi siege. Okay. Ikumusta mo ako kay Lieutenant Colonel Joar Herrera? Yes po, makakarating okay po. And sige. Thank you, Ella. Thank you. Thank you very much, Ella Alibania, sa kanya report mula sa Cagayan Valley. Maganda yung ano ni na Colonel Herrera, no? Nagilikom din ng pondo doon sa nilunsan nilang fundraising. Okay. Tuloy tayo doon sa tinatalakay natin na one strike policy, ha? Mayor Binay, kailangan po panindigan ninyo ito, one strike policy. May mga balita, no less than the police officer na nakahuli dyan sa isang club sa Makati, dyan mismo sa poblasyon, na yung bar na yan, tingnan ninyo, Mayor Binay, kung sino ang influential na politiko
ang protector ng bar na yan. Mayroon daw na isang mataas na opisyal, isang prominenteng opisyal ng Makati, hindi natin malaman kung sino, ang protector niyan. Alright, tuloy tayo sa kanyo ni Rolly Cannon na yung Boracay ay malapit na pong buksan sa October. October 26 ang pagbubukas niyan. Pero it may no longer be a party destination according to the Department of Tourism. Hindi na po siya party destination once it is reopened. Sila po ay ipopromote na lamang ng Boracay ang sustainable tourism bilang isang sustainable tourism spot ang Boracay. So the party is over. Ika nga, no? Yung mga mahilig sa party, karamihan kasi kaya pumupunta ang mga turista doon, lalong-lalo na po itong mga foreigner diyan sa Boracay because of the fun, because of itong mga gimmick na tinatawag, na talagang masaya, every night party everywhere sa saan mang sulok ng Boracay. May party, may disco, may inuman, may bar, may hotel, may babae, may sugal. Oh, talagang ano, talagang napaka parang paraiso. Kaya nga lang yung dumi, overcrowded kasi, yun ang resulta. Naging madumi na lugar dito sa ating bansa, na isa sa mga tourist destination na nasira because of that party destination tag dito sa Boracay. So it will just be a sustainable tourist spot according to the Department of Tourism. Hindi na po siya yung katulad ng dati. Pero naririnig natin about 30% lang daw ang mga lugar na pwedeng i-reopen ng Department of Tourism by October. Eh bakit 30% lang, Secretary Puyat? Ha? Eh 6 na buwan sa October 'yan eh, hindi pa ba tapos? Counting cleaning, nako naman. Ha? Kailangan kasi kawawa, kaya ko sinasabi na dapat buksan po 'yan 100% because of the itong mga nadiskaril na trabaho ng mga tao. Libo-libong mga tao dyan ang hanggang ngayon ay hindi po makakuha ng trabaho. Libo-libong mga empleyado ang na-displaced dyan sa closure of Boracay. So, I think kailangan siguro madaliin so that 100% Boracay can resume its business operation 100% by October 26. Nakita ko sa television kagabi sa isang balita, sa isang newscast na pinakita yung Boracay medyo gumanda sapagkat alam niyo yung space ay talagang lumawak, inalis yung mga illegal structure, so gumanda ang Boracay, but sabi ko nga I just hope that 100% will be reopened
at saka yung mga tao na hindi nag-comply sa mga patakaran ng gobyerno, they should comply. Kawawa po ng mga tao na naghihintay ngayon. Yung mga empleyado na displaced ng closure ng Boracay Island. So good luck sa ating gobyerno. Napakaganda ang performance ngayon ni Secretary Puyat. Ha? Walang alingas-ngas, no? Masyadong maingat at saka talagang nagtatrabaho. So I think Secretary Puyat, si Bernadette, si Berna, is the right choice of the president na replacement ng dating nasirang reputasyon ni Secretary Teo. Tuloy po ang Canyon kasama si Rolly Cannon. Yung economic team ng ating Pangulo sa ngayon ay nasa Beijing para plansahin ang funding agreement for the government's build program. Pero mukhang may babala ang presidente, ang ating presidente sa China, na kapag mangyari po ang mga pinag-uusapang ito, lalong-lalo na itong build nito at saka yung proposed partnership between the Philippine government and China doon sa oil exploration, may babala po ang presidente na huwag sanang gawin ng China na isiphon ang oil from the Philippine territory to China. Ha? Dito sa isang periodiko ngayon, sabi niya, sabi dito, Duterte warned China not to initiate moves to explore oil deposits in the disputed areas with overlapping jurisdiction in the West Philippine Sea. Duterte said he has reiterated to Chinese President Xi Jinping that the Philippines will not be insisting to Beijing to recognize the decision of the UN Arbitral Tribunal. However, ito yung sinabi ng presidente, babala ni presidente, however, China should respect the Philippines' right over the Spratly Islands and other contested areas in the area. All right. So, nandoon po ang mga economic team ng ating Pangulo sa China para plansahin na po ito na mga bagay nito, yung mga proposed arrangement between the Chinese government and the Philippine government. Ito pa yung sinabi ni Presidente, what will I assert? Oil, sabi niya, if you, referring to China, if you do it solo, that would be chaotic. This is according to the president, no? Because if you strike oil now, you will siphon off the sea. All right. Ang akin ditong inaalala ko, kapag natuloy itong exploration ito na ngayon pinaplansya na, eh paano yung claim ng Vietnam? Paano yung share ng Malaysia, Taiwan, Brunei? Ito kasing mga bansang ito, they also have their overlapping claim dito sa West Philippine Sea, katulad ng Pilipinas. So ito'y aking lang bigla lang na sumagi sa isipan ko, the claims of other countries, no? Pero bahala na si presidente niyan. So ang importante, hindi tayo agrabyado dito, Mr. President, no? Kailangan masunod yung 60-40 arrangement, ha? 60% in favor of the Philippines and 40% in favor of China. Kanyo,
Rolly's Cannon. Tuloy po ang kanyon kasama si Rolly Cannon dito sa DWWD Radio. Ang budget deficit daw ng ating bansa, mga kababayan ko, ay lumalawak. In July, ang national government's fiscal deficit widened to 86.4 billion pesos in July, as the growth in public spending outpaced the increase in government revenues. Ito po ang report mula sa Bureau of Treasury. Alright. Tumaas daw po ang fiscal deficit by 71% to 86.4 billion pesos in July from the 50.5 billion in the same period of 2017. So, ano bang ibig sabihin po ng budget deficit? Ha? Eh, madali lang po yun eh. Halimbawa, kumikita ka ng 2 piso, ay gumagastos ka ng, ano, kumikita ka ng piso, gumagastos ka ng 2 piso, mayroon kang budget deficit na 1 peso. Ha? Ulitin ko, ang budget deficit po, ang ibig sabihin nito, halimbawa, gumagastos, o kaya kumikita ka ng piso, gumagastos ka ng 2 piso, may deficit ka na piso. Ha? Eh, ito po ay kahit dito sa ating pamilya, maraming pamilyang Pilipino ang laging may budget deficit. Kumikita ng minimum na isang araw ay 500 piso, halimbawa, ay gumagastos 1,000 o kaya 700. Ha? Kaya nagkakautang-utang. E ganun din po ang nangyayari ngayon sa ating bansa. The collection of the government's collection windows na BIR at saka yung Bureau of Customs ay hindi po sapat. No? Every month, shortfall po itong Bureau of Customs at saka itong BIR sa kanilang mga collection targets. Therefore, nagkakaroon po tayo ng budget deficit sapagkat ang ating budget every year ay tumataas po. Every year, ang budget ng ating bansa for the government expenditures for the following year ay tumataas po. And yung National Treasury ay nagdi-declare ng budget deficit. Kaya anong ginagawa ng ating bansa kapag may budget deficit? Ha? We resort to foreign borrowing. Umuutang tayo sa World Bank, IMF, sa Asian Development Bank na halos sa kalahating trilyon sa national budget natin every year ay nagagamit ng ating gobyerno para doon sa pambayad ng utang. Ha? Almost half a trillion pesos. The government every year is spending for debt servicing. Yung pagbayad ng mga maturing obligation ng ating bansa sa ibang bansa. Remember, ito pong pagbayad dito na halos kalahating trilyon sa budget natin ay binabayad, pambayad lang po ito ng mga interest, hindi po yung kapital. Ha? And the total foreign debt ng ating bansa, ha? Approximately, umaabot na yata ng 7 trillion. Kanyo si Rolly Cannon.
Kaya dapat ayusin ng BIR at saka Bureau of Customs ang kanilang koleksyon para yung budget deficit natin ay hindi masyado malaki, para hindi tayo utang ng utang dito sa World Bank, IMF at saka sa Asian Development Bank. Remember, we are borrowing money in terms of dollar. And we are also paying them the interest, no? We are also paying an interest every year in dollar also. Kaya nga mga kababayan ko, kapag nagkaroon ng malaking fluctuation ang exchange rate ng Philippine currency against the dollar, katulad ngayon na masyadong mahina ang piso, malakas ang dolyar, lalong lumolobo ang ating utang because we are paying them in dollars. Lalong ang interest na lumolobo din doon sa mga utang natin, ang computation ng interest, mga kababayan ko, are also in dollars. That is why it is to our disadvantage, really, ang sobrang paglakas ng dolyar. Lugi tayo dun eh. Lugi tayo. Well, anyway, ganun ang nangyari. I just hope that one day, I don't know kung sinong presidente, that one day the Philippines will no longer borrow money from the foreign lenders, no? And we can be self-sufficient dito sa ating bansa, sa sarili nating kita. Alright? Oras natin, 30 minutos na po, makalipas ang alas 9, hanggang alas 10 po tayo. Magpapakilala muna tayo muli ng ating impilan. Ito ang DWWD 1134 kHz. Balita, impormasyon at musika. AM at FM pinagsama. Ito ang Katropa Radio. Iba tayo. Kayo ay nakatutok sa 1134 kHz. DWDD, Katropa Radio. Iba tayo. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Bye.
34 kilohertz, the Tropa Radio, iba tayo. Kanyo si Rolly Cano. Tuloy po ang kanyon ni Rolly Cano hanggang alas 10 ng umaga. Nakatutok sa atin itong sina Francis C. Castromayor. Sabi niya rito, good AM to Colonel Jules Ramos, no? Si Joseph Toyko, sabi niya hello. Si Elizabeth Season also, no? Nakatutok din sa atin. Of course, si John Mark Molina dito sa ating Facebook Live sa Katropa DWDD. Everyday po ang kanyon alas 8 hanggang alas 9, hanggang alas 10 po tayo ng umaga. So, ituloy po natin dito sa isang diaryo ngayon. President Duterte reiterated his accusation that the United States, particularly its Central Intelligence Agency or CIA, is monitoring his mobile phone conversations, insinuating that the agency might plot to kill him. Ito po ay mismong sang-ayong kay Pangulo na mayroon daw siyang, I don't know if this is a confirmed report or baka naman intuition lang ng Pangulo, na minomonitor ang mobile phone niya ng Central Intelligence Agency ng Amerika. Para daw siguro makakuha ng mga classified information, and also according to the President, the CIA might plot to kill him eventually, no? Parang alam ninyo ang Pangulo kasi ang lakas ng pakiramdam niyan eh. Street smart po ang Pangulo. Kaya hindi dapat ipagbahala, ipagwalang bahala ang pakiramdam ng Pangulo na parang mayroon siyang nararamdaman na baka ipapatay siya ng Central Intelligence Agency ng CIA. Okay. Sabi dito sa Tagalog, and to quote the President, yan ang papatay sa akin. Yan yung mga PPP na yan. P na yan. Alam naman ninyong Pangulo. Pinagmumura na naman ang Amerika, ang CIA. Alright, nakatutok daw ang CIA sa mga aktibidad ng mga leader ng bansa according to the President. Katulad ng Russia, China, Israel, and Indonesia. At siyempre kasama na siya, no? Alright, so dapat po mag-ingat kayo, Mr. President, no? Kung iyan ang pakiramdam nyo. Pero yung Philippine National Police, mga kababayan, walang monitoring. In other words, wala pong na-monitor
na isang threat laban sa buhay ng presidente, no? All right. The Philippine National Police has not received any information that the CIA is planning to assassinate the president. All right. Eh, sabi nga ni General Albayalde, if you are the president, therefore, every day your life is in threat, no? You are being threatened every day. Ha? Kaya normal sa isang presidente, kaya nga yung mga security forces ng presidente ay nakatutok. Ha? Tingnan ninyo kung ang presidente ay nandoon, yung mga nasa likod niyang mga members of the presidential guard, talagang ang mata kung saan-saan nakakatingin. Ha? Talagang heavily guarded ang presidente sapagkat sabi nga ni General Albayalde, kung presidente ka, every day, ha? Nandyan ang threat, nandyan ang banta sa buhay mo bilang presidente. But I think, Mr. General, this is a different feeling. A different feeling coming from the president himself that he feels that the CIA is out to plot for his assassination. I just hope na hindi naman mangyari ito. No? Alam naman ninyo na ang CIA ay ibang maglaro. Ibang laro ng Central Intelligence Agency. Tuloy po tayo sa kanyon kasama si Rolly Cannon, ang Secretary of National Defense, si Secretary Delphine Lorenzana ay nasa Russia, nasa Moscow ngayon para sa isang official visit upon the invitation of his counterpart in Russia. Inimbitahan kasi si Secretary Lorenzana ng kanyang counterpart, yung siguro yung Minister or Secretary of Defense of Russia also, para daw ma-expand further ang defense cooperation between Russia and the Philippines. All right. So, maganda ito. Ang objective of the meeting during the visit is to discuss the possible areas to further expand or enhance our current defense cooperation and to deepen that relationship. This is according to Director Andulong ng Department of National Defense. Siya yata ang tagapagsalita, no? All right. Maraming mga defense cooperation, ang daming mga pag-uusapan ng dalawang leader ng counterpart na Secretary Lorenzana doon sa Russia. Hanggang kailan kaya ito si Secretary Lorenzana? Hindi sinabi dito sa report, but at present si Secretary Lorenzana ay nasa Moscow, sa Russia, meeting with his counterpart para pag-usapan ang mas malalim na defense cooperation between Russia and the Philippines. Tuloy po ang kanyon ni Rolly Cannon hanggang alas 10 ng umaga. O ito, yung mga gustong maghanap ng trabaho, mayroon daw po na available 17,000 jobs open para doon sa mga technical
and vocational graduates, no? Technical and vocational graduates, at least 17,000 jobs are up for grabs. This is according to TESDA, the Technical Education and Skills Development Authority, or TESDA. Magkakaroon po ang TESDA ng kanilang job fairs and provide financial assistance to all the graduates in all the 17 regions nationwide to mark the agency's 24th anniversary and National TechVoc Day on August 25. This is according to TESDA Director General Giling Mamundyong. Yan. Ang tawag dito, World Cafe of Opportunities. Yan ang tawag sa job fair. It is one of the strategies to link the technical vocational education and training graduates to employment opportunities, both in the wage and self-employment. Mas maganda siguro, Mr. TESDA Director General, na i-promote ninyo after graduation ng mga estudyante ninyo sa TESDA all over the country in several regions in the country. I-promote po ninyo yung self, ano man tawag yan, yung self-employment. Ha? Mahirap kasing mag-apply ng, ano, ang competition kasi ngayon sobra. Mahirap mag-apply. Yung self-employment at saka yung assistance ng employment abroad. Yun siguro ang dapat ninyong pagtuunan din ng pansin para matulungan ang inyong mga graduates dito sa TESDA. At saka siguro kailangan makareserve ng mga pwesto dito sa gagawing massive construction ng mga malalaking projects ng gobyerno under the build program of the government na malapit ng simulan. Kailangan assured they'll be given the first priority dito sa build nito yung mga technical and vocational graduates of the TESDA. Kailangan siguro yan ang gawin ninyo. You make representation, Director General of TESDA, please make representation to Malacanang and to the different departments of the government, Department of Trade, especially the Department of Public Works and Highways, na sila ang magsasagawa ng mga build projects nito to give priorities to the graduates of technical and vocational courses dito sa TESDA. Alright, yung palang mga presyo ng mga materials, itong mga building materials ay tumataas din ngayon. This is according to Philippine Statistics Authority. Natural ito, no? Yung wholesale prices of building materials in Metro Manila, which influences the cost of government projects, rose at a slower pace in July. This is according to Philippine Statistics Authority. No? Naturalmente yan. Kaya nga, yung mga kontrata, yung mga bids ng mga construction companies ay mataas ang kanilang presyo. Mayroon pong anticipation yan doon sa possible inflation rate during the period of construction, no? Kasi in the past, karamihan sa mga nagsasara na mga proyekto
na hindi kinaya ng mga construction companies, ay dahilan doon sa pagtaas ng presyo ng mga materyales, no? So this is according to Philippine Statistics Authority na tumataas na po. Kailangan makuha ang percentages kung ilang percent ang pagtaas sa PCA, no? Kailangan ma-i-publish ninyo yan para sa kapakanan ng construction industry. Tuloy po ang kanyon, malapit na ang eleksyon, ha? By October, yan na po ang periodo ng filing of certificate of candidacy. Sa ngayon, ang daming mga denials galing sa mga politiko. Yung mga halatang-halata na kakandidatong senador, kakandidatong mayor, congressman, mga denial queen, denial king muna sila. I think until October. So election for the midterm election in 2019 will push through. This is according to the COMELEC and also according to Speaker Arroyo, no? Mga kababayan ko. So ang presidente ng Pilipinas ay nagbibigay po ng assurances na walang private army. Walang private armies in 2019 election. That is the assurance given by the president that there will be no private armies and partisan politics in the 2019 elections, according to the president. I just hope, Mr. President, i-disarm ninyo ang mga private armies, lalong-lalo na dyan sa Mindanao. Ang daming private army dyan sa Mindanao. Kaya dapat i-disarm yan. For the president to comply or to fulfill his promise that there will be no private armies, kailangan as early as this time, kailangan na sigurong ma-dismantle, ma-disarm ang mga private armies ngayon dyan sa Mindanao. Ang dami dyan. Kaunti lang dito sa Visayas at saka sa Luzon. Okay. So, ang aking apila ay dapat i-resolve yung manner of counting. Sapagkat hanggang ngayon, wala pa pong resolution, ano bang gagamitin? Yung Smartmatic ba muli? Magkakaroon ba ng hybrid counting? There are proposals also, or there were proposals coming from several sectors, including, of course, from the minority in Congress na i-hybrid ang counting ng election results, no? In other words, sa municipal level, on the barangay level, manual counting muna, ha? Yun ang proposal ng iba. Para daw sigurado na talagang walang nakaprogram na boto doon sa ginagamit na Smartmatic. Sapagkat ang daming nagdududa dyan sa Smartmatic na yan. Since 2010, ginagamit na natin yan. Ang daming nagdududa dyan. So para daw maiwasan ito, kailangan from the barangay level, kailangan manual counting muna. Yan. And then pag-akyat sa provincial level, that is the time na i-feed ang result ng manual counting from the barangay municipal level to the provincial level, that is the time that we use the automated counting machine na mag-feed ng mga election results from the provincial level to the central level dito sa COMELEC, dito sa Maynila, for the final counting.
maganda rin ang proposal na yan, but it will take a little time to prepare. So, as early as this time, 1 year ahead, or 1 year ahead, I think it is about time for the COMELEC to start preparing. But first, of course, kailangan muna nilang aprubahan yan kung gusto nilang hybrid o hindi. Kailangan munang maaprubahan yan para hindi tayo nagmamadali, Commissioner ng Election. Kailangan ngayon, as early as this time, magsimula na po tayo. Alright, tuloy po tayo sa Kanyon ni Rolly Cannon hanggang alas 10 po tayo ng umaga. Paalala lamang dito sa mga binabaha hanggang ngayon, mga kababayan, marami pa rin po ang kaso ng leptospirosis sa Metro Manila. Nadagdagan yata ng 300%. Sa gitna ng sunod-sunod na pag-ulan na siyang dahilan kung bakit flooded ang almost 90% of Metro Manila last week. Mga kababayan ko, ang babala po ay galing sa Secretary of Health, Secretary Francisco Duque III, na tumaas po ng 300% ang kaso ng admission sa mga ospital ng leptospirosis na ito. Ha? Okay. So, yung estimate nga ni Duque, 13.5 million people daw living in National Capital Region. Kaya yung congestion, siya nagpapalala ng kaso ng leptos na ito dito sa Metro Manila. Ako, ang tingin ko, Secretary Duque, it's not 13.5 million Metro Manilans, no? Yung 13 million na yan, estimate yata yan, that was several years ago. Ako, ang estimate ko ng total population of Metro Manila is already about 16 million. Alright, tuloy po tayo sa ating mga pinag-uusapan dito. We still have 3 minutes more bago tayo mamaalam dito sa Thursday edition ng ating palatuntunang kanyon. Yung Train 2 na controversial, mukhang negatibo pa rin hanggang ngayon ang Senado. Ha? Despite the change of the name, ngayon po ang pangalan ng Train 2 ay ano na, maganda. Tax reforms for attracting better and high quality opportunities or trabaho lo. Pero mukhang may nasisilip ang mga opposition tungkol dito, lalong-lalo na itong mga oppositions, nagtatanong kung bakit itong mga economic managers daw ay nag-allocate ng 500 million pesos in annual structural adjustment fund and another 500 million pesos for retraining and separate 5 billion pesos for business process outsourcing, BPO industry. Should train to get implemented. So this has to be explained by the economic managers of the president. Sila kasi ang proponent ng train law.
Yung train 1, sila din ang gumawa. That was only formalized by Congress. Itong train law ay negatibo po ang Kongreso rito sapagkat that is because of the effects. That is because of the outcome of the train 1. Kaya yung mga pagdududang ito, I think it is kahit na hindi na siguro sabihan ng presidente itong mga economic managers na silang gumawa nito, especially Sonny Dominguez of the Secretary of Finance, to explain further dito sa mga congressmen at mga senador para maunawaan nila, para it is easier for them to approve the controversial train 2. Mga kababayan, kami po ay pansamantalang nagpapaalam dito sa palatuntunang kanyon. Inabot tayo ng oras for the past 2 hours from 8 to 10 a.m. Sumayin niyo po ang Thursday edition ng ating palatuntunan. Maraming salamat. Thank you for the support, no, dito sa technical department, sa news department ng aming MPLAN. At of course, mga nakatutok sa Facebook Live at saka nakikinig sa DWDD Radio at sa mga kababayan ko sa Bicol, Diyos Mabalo sa Indugabo, sa mga tugang. Thank you very much. Antabayanan po ang tropa at saka ang pagbabalita. Ito po si Rolly Cannon, nagsasabing Diyos Mabalo sa Indugabo, sa mga tugang, and I pray for peace. Salamat po at abangan ang kanyang pagbabalik at muling pagputok ng Kanyon! Ito ang DWDD 1134 kHz. Balita, impormasyon at musika. AM at FM pinagsama. Ito ang Katropa Radio. Iba tayo! Kayo ay nakatutok sa 1134 kHz, DWDD, Katropa Radio, iba tayo. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. News and information on DWDD, 1134 kHz, ngayon na! Magandang umaga. Sumailalim sa disaster response at basic life support training ang ilang drug surrenderies at barangay officials sa Talisay, Batangas. Kabilang dito si alias Ronald, 20 anyos na dating lulong sa ipinagbabawal na gamot. Ayon sa kanya, ay gusto na rin niyang magbago para sa mga anak at pamilya niya. Ang training ay ikinasaan ng Philippine National Police at Department of Social Welfare and Development. Isa sa mga nag-train ay ang survival expert na si Dr. Ted Esguera. Ayon kay Esguera, tinuturuan ng mga drug surrenderies upang pagbalik nila sa komunidad at sa pamilya nila ay meron silang bagong silbi. Samantala, nagkaroon naman ng pagsalo-salo na layong makabuo ng koneksyon sa mga kalahok at pagpapahalaga sa sarili. At yan ang balitang tampok sa oras na ito. Ako ang inyong katropang Nanette, nagbabalita para sa DWDD Katropa Radio. Iba tayo! Ito ang DWDD 1134 kHz. Balita, impormasyon at musika. AM at FM pinagsama. Ito ang Katropa Radio. Iba tayo! Kayo ay nakatutok sa 1134 kHz, DWDD, Katropa Radio. Iba tayo! Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng